Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Lalo po sa ating mga mahal na OFWs. Saang panig man kayo ng mundo, share-share po natin ang ating live. Yan, share po muna natin sa Mocha Uson Vlog. At pakipusuan naman po kung okay po ang ating audio. Yan, puso. Okay. Watching from Malaysia, Gabuyo Weng Bautista, John DeJuice, good noon. Shout out from Hong Kong, love, Loke. Ayan, share po muna natin. Hello, RD, Arandia, si Elisa Samaco, watching from Hong Kong din. Alcobar, Gamuza, Ortega, Condes, hello po sa inyo. Watching from Riyadh, si, anong pangalan niya? Naktayba? Yani. Hello. Ayan. 5:20 PM na po dito sa Pilipinas. Anong oras po dyan sa inyong panig ng mundo? May mga katanungan po tayo at sasagutin po natin yan. Pero bago pong lahat, share po. Magkaisa po tayong mga mahal nating OFWs. Okay? Para marami po ang maka alam ng mga impormasyon. Okay. Sige po. Andito po tayo sa ating opisina. At kakatapos lang po ng one-stop shop on repatriation meeting. Zoom meeting po kanina. At doon po tinalakay yung mga issues, mga suhestyon, yung mga problema, at yung po yung update na ibibigay po natin sa ating lahat ngayon. Shoutout po muna pala kay Sir Andy Laurete, ka-DDS Andy Laurete. Siya po ang gumagawa ng ating suit. Thank you, Sir Andy. Ingat po. Okay. Oh, bati muna natin mula sa Italia. Si, ay, ang bilis. Francisca France. From Taiwan, Gracie Ances Doiro Blake. Watching from Fujairah, UAE, Adela Escobilla Castino, Rodrigo Aquino, KSA Riyadh. Marhaba sa ating mga kababayan dyan sa Middle East. Okay, ang daming nanonood ngayon sa Saudi. Anong oras po ba dyan? Ma'am Analiza, Siongko Ramos. So, update po, kahit po ECQ ang Metro Manila, o yung tinatawag na NCR bubble, ay or NCR Plus, ano, kahit naka-ECQ tayo, kahit Holy Week, tuloy-tuloy po ang biyahe, tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng ating mga paliparan, ng ating mga returning overseas Filipinos and returning overseas Filipino workers. Okay, tuloy-tuloy po yan dyan sa NAIA Terminals 1, 2, and 3, dyan sa Clark International Airport, dyan po sa Mactan Cebu International Airport. Ngayon po, meron po tayong kailangan gawin, ano po, pre-registration. Okay, yung mga lalapag sa NAIA, yung mga lalapag po sa ating mga paliparan dito sa Maynila, kung ikaw ay land-based, kailangan po kayong mag pre-register sa balikpinas.ph. Okay, ano ba itong balikpinas.ph? Ito po yung kapalit ng Red Cross. Okay, so yung mga nagtatanong, wala na pong registration sa Red Cross. Wala na yung Philippine Red Cross ECIF registration. Kasi nga po, kung naalala nyo, nung mga second week ng March, or first or second week of March, ayan, dyan po tayo nagka-problema sa resulta. Hindi po ba? May mga na-delay na umabot ng 1,000 delayed results. Dahil nga po, ang nangyari sa Red Cross, tulad po na nabalita, ay nasira po yung kanilang machine, yung kanilang system, kaya na-delay ang mga resulta, umabot ng 4 na araw. At sa Red Cross po, ay katulad din po ng ibang ahensya ng gobyerno, kahit po dito tayo sa OWA, nakakalungkot po, marami po ang nag-positive. At nakakalungkot din pong balita, kahit dito po sa amin sa OWA, ay may pumaraw po kaming kasamahan. So,
Marami din pong nagkaka-COVID sa buong bansa at dahil Red Cross po ang nangunguna sa pag-testing dyan, sa swab test, ay naapektuhan yung kanilang sistema. Nagkaroon po silang surge o pagtaas po ng COVID. So, hindi na po tayo nagpapadala ng swab specimen sa Red Cross. Kaya, sumatotal, long story short, in summary, hindi na po tayo magre-register sa Red Cross. Napag-usapan din po yan kanina sa one-stop shop sa ating mga paliparan na babaguhin nila yung kanilang mga announcement. Diba? Kasi nakalagay sa mga flyer, nakalagay sa poster, ang nakalagay po sa mga announcement, hanggang ngayon ay Red Cross pa rin magre-rehistro. So babaguhin na po yan. Hindi na po tayo magre-register sa Red Cross. Ang kapalit na po para sa mga land-based na lalapag po sa NAIA, Terminals 1, 2, and 3, kayo pong mga land-based OFWs ay magpre-register sa balikpinas.ph. Kailan kayo magre-register? Pwede pong one day before your flight. Pwedeng kinagabihan bago kayo lumipad papuntang Pilipinas. Pwede rin sa paliparan natin pag nag-landing na kayo, pag nakarating na kayo dito sa ating airport sa Maynila. Pwede rin naman sa inyong mga kanya-kanyang quarantine hotel. Pwede doon mag-register ang land-based OFW sa balikpinas.ph. Sabi ng iba, bakit kailangan pang magrehistro dyan sa balikpinas.ph? Kasi po, dito po kayo bibigyan ng barcode para sa inyong swabbing. Diba? Ulitin na naman natin ito ha, sa mga hindi nakapanood dati. Ano ba ang protocol sa mga uuwing mga Pilipino dito sa Pilipinas? So, sa ika-anim na araw, isa-swab test kayo. Diba? Upon arrival. So, pagdating mo ng Pinas, day 1 yon. Kaya bibilang ka ng anim na araw. So, day 1, dumating ka, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, pahinga po ng kalendaryo para malinaw po ulit. Kasi iba sabi, day 5, day 6, depende yan kasi kung anong pagbilang mo. Ano bang araw ngayon? Monday. Okay, review na lang tayo kasi may mga nagtatanong pa eh. Ang ganda ng kalendaryo po natin. March 29. Tama. So, kung ikaw, dumating ka ng March 29, ito ang day 1 mo. Okay, bibilang ka ng 6 na araw. Kasi sa ika-6 na araw mo, isa swab test ka. So, Monday, March 29, day 1. Oh, day 2, 3, 4, 5, 6. So, kailan ka isa swab? Kailan ka isa swab? Sa ika-6 na araw, mula nang dumating ka March 29. Isa swab ka sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, April 3. Okay po. Sabi naman ng iba, day 5 daw eh, day 5. Okay, kung day 5 ang bilang, eh, ang arrival mo, yun, day 0 yun. Kaya wala na pong karituhan yan. Yung mga nagsasabing day 5, oh, kung day 5, day 0 mo ang arrival mo. So, kung dumating ka ng March 29, day 0 yan, oh, bibilang ka, 0, 1, 2, 3, 4, 5. April 3 pa rin ang iyong swab test. So, para malinaw, huwag na po tayo mag-day 0. Okay? Day 1 ang iyong arrival pagdating mo sa paliparan. Day 6, yun yung isa-swab test ka. Okay? So, malinaw na po. Thank you very much. Bakit kailangan mag-pre-register sa balikpinas.ph? Kasi ito na nga po yung kapalit ng Red Cross. Wala na pong mag-register sa Red Cross. Ang balikpinas.ph, ang siya rin mag-i-email sa inyo ng inyong resulta. Kaya dapat po, ang ilalagay nyo na email nyo sa balikpinas.ph, yung gumagana na email. Okay po? Ayan, so malinaw po. Wala na pong magre-register sa Red Cross. Bakit? Dahil hindi na po tayo nagpapadala doon ng swab specimen. Hindi na po sila ang nagte-test. Okay, Philippine Coast Guard pa rin po ang nagsaswab test. Okay, sila pa yung... Ang Philippine Coast Guard, shoutout po sa inyo. Kahit po marami na po nagpa-positive sa inyo, salamat pa rin po sa inyong patuloy na pagsaservisyo po sa ating mga OFWs. So, yung Philippine Coast Guard, sila yung umiikot sa mga quarantine hotels, sila yung nagsaswab test. Ipadadala ngayon yung mga specimen o yung mga pinangtusok sa ating ilong o bunganga
sa iba't ibang laboratory. Okay? Paano naman ang sea-based? Sa ating mga mahal na mga marino, mga seafarers, iba po ang inyong registration. Sa ano po kayo? Sa first aid. First aid po kayo mag-register. Okay? Dahil po, ito po yung accredited na laboratorio na magte-test po sa inyo. Magsa-swab test po. Okay? Hindi po Philippine Coast Guard ang magsa-swab test sa ating mga seafarers. First aid laboratory. Okay, may tanong po ba? Medyo malinaw po ba tayo hanggang doon? So, tuloy-tuloy po tayo, ano? Ngayon, paano naman daw kung ang lalapagan niyang airport ay sa Clark International Airport? Paano naman daw kung sa Mactan, Cebu International Airport? Saan sila mag-register para makakuha ng swab barcode? May iba pong protocol, okay? May ibang protocol sa Paliparan o one-stop shop dyan sa Cebu, Mactan International Airport, Mactan Cebu International Airport, at iba rin po ang protocol dyan sa Clark International Airport. Pagdating nyo doon, paglapag nyo po doon, ay gagabayan po kayo ng ating mga kasamahan doon sa OWA at mga kasamahan po natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, okay? Gagabayan po kayo dyan. Ngayon may nagtatanong, bakit daw po hindi pare-pareho ang paglabas ng resulta ng ating OFWs? Bakit daw iba mas maaga, within 24 hours? Bakit yung iba 48 hours? Okay, ito po yung goal, ito yung pinangako po ng ating one-stop shop na nag-aasikaso po sa management ng returning overseas Filipinos and overseas Filipino workers. Dapat po ang resulta ilalabas 24 to 48 hours. Yan naman po talaga yung standard. Ngayon po, kung dati Red Cross ang nagte-test, okay? Kung Red Cross dati ang nagte-test sa ating swabbing, ngayon po, nagkawatak-watak na. Iba-ibang laboratorio na po ang pinadadalhan natin ng ating specimen. So, meron dyan iba, basta government laboratories. So, parang may mga 8 o more than 8, okay? Kasama dyan ang PGH at iba pang mga laboratories. So, kaya po, hindi sabay-sabay lumalabas ang resulta, hindi po katulad sa Red Cross. Dahil nga po, nagkaroon ng problema doon. So, yun po. Ngayon, ang nangyayari, sa iba-ibang laboratorio na pinadadala ang mga resulta at iba-iba din ang oras ng paglabas, dahil nga po yung ibang laboratory naman manual pa, mano-mano pa nilang ginagawa yung kanilang resulta, pero ginagawa na po ang lahat para po mas mapalabas agad yung result at ma-email na sa ating mga OFWs 24 to 48 hours. Okay. Si Ronnie Albaez, nakapag-register sa Red Cross before flight ko noong March 25. Kailangan pa po ba ako mag-register ulit sa balik Pinas? Sir Ronnie? Opo, kailangan mag-register kayo. At saan ba kayo nag-landing? At land-based ba kayo o sea-based? Okay? Kung land-based po kayo at kayo ay lumapag sa NAIA, mag-register po kayo sa balikpinas.ph. Kung ikaw ay seafarer, lumapag ka sa NAIA, first aid. Ayan po, nakapost naman po dyan yung website. Sa first aid kayo magre-rehistro. Kung sa Mactan Airport or sa Clark Airport kayo lumapag, meron pong gagabay sa inyo doon para sa registration po. Jesse Beldisa Bustillo Baguio. Hello ma'am, sana po may result na kami bukas. Makauwi na din bukas, pang 8th day na po namin sa quarantine. Opo, so Ma'am Jezebel Lisa, importante na swab ka na, abangan nyo po yung resulta nyo. Kung pang 8th day mo ngayon, dapat lumabas na po yan maya-maya. At yung mga wala pa pong resulta, nakapaskil naman po dito kung saan kayo mag re-request ng follow-up, dyan po sa mocaresult@owa.gov.ph. At lagay po yung mga detalye, name, barcode, active email address, hotel, room number, contact number, arrival date, swab date, land base or sea base. Yan, ipapaskill po natin uli yan. So, meron pa nagtatanong, sabi, bakit daw meron pang tinatawag na trace.ph?
Okay, kasi meron po tayong ibang OFWs na hindi po talaga maiwasang magreklamo. Bakit ang dami-daming kailangan i-register? Mabuti na po yung nagagabayan po kayo. Magkaiba po yung balikpinas.ph dun sa trace.ph. Okay? Yung trace.ph, ito po ay para sa contact tracing. Ito po, yung mga pauwi ng mga probinsya via NAIA, di ba po, andun yung ating mga eroplano, kayo po ay nire-require na mag-register sa trace.ph. Bakit po? Kasi po, ito naman ay para malaman kung sino yung mga, kung meron man nag-positive, halimbawa, wag naman po sana, kung meron man nag-positive doon sa eroplanong sinakyan nyo, papuntang Visayas o Mindanao, at lahat po kayo ay nakaregister sa trace.ph, magkakaroon ng contact tracing, alamin kung sino yung mga pasahero doon sa eroplano na yon, at aabisuhan po, hahanapin po yung mga kasamahan nung nag-positive doon. So, para lang po ito sa kaligtasan ng lahat. Okay. So far, malinaw naman po ba? At natalakay din po kanina kung tuloy-tuloy ba ang biyahe pauwi ng mga provinces. Ayon po sa ating head ng Repatriation and Assistance Division na si Director Reggie Galias, Monday, Tuesday, Wednesday, tuloy-tuloy po yan sa pag-uwi po sa mga provinces. Ngayon, yung Thursday and Friday ay magkakaroon pa lamang po tayo ng update kung tuloy-tuloy pa rin po. Basta Monday to Wednesday, tuloy-tuloy po ang pag-uwi sa mga mga provinces. At Thursday, Friday, maghintay na lang po tayo sa update kasi may lumabas to sa news na wala daw pong bus sa PITX, yung mga ganun po. So, abangan lamang po ang mga karagdagang updates. Ayun. At panghuli na lang po. Okay. Panghuli, tinalakay kanina yung problema sa DFA passport issues. Yan, yung appointment, di ba? Na hindi makakuha ng passport renewal appointment ang ating OFWs. Ang pahayag po ng DFA dyan ay sa kasamang palad daw po, marami pong nag-positive sa kanila at skeleton workforce at na-paralyze po yung operations, pero ginagawan din po nila ng paraan, kaya po mag-abang-abang na lang din po tayo ng mga update. So, ayun lamang po. Kung more than 48 hours na po ang inyong resulta, katulad po ng sinabi ko, pwede po kayong mag-follow up ng result yung sa, paki-email po sa mocaresult@owa.gov.ph. Lalagay po natin lahat dyan yung mga detalye na kinakailangan. Jocelyn Mendoza Apsay, paano po ma'am kung na-cancel ang flight? Kailan ba ulit mag-register sa Oasis, Trace at Red Cross? Ma'am Jocelyn Mendoza Apsay, hindi mo na kailangan mag-register sa Red Cross, okay? Ulitin po natin, wala na pong magre-register sa Red Cross. Yung Trace ay kahit po kayo mag-register noon kapag uuwi na kayo ng province nyo. Basta importante po, bago kayo umuwi ng Pinas, makapag-register po kayo dyan sa Oasis. Pwede rin po dyan sa oasis.gov.ph. At yung balikpinas.ph, kahit one day before kayong bumiyahe. Or pag kayo ay nasa inyong quarantine hotel na po. Ayan. Yun lamang po. Huling mga comments po. Basahin po natin yung mga katanungan. So, Rosel Bulusan. Ito, marami nagtatanong dito, ano? Kung na-vaccinated ba, eh, kailangan pa rin iswab. Opo, yun po yung protocol ngayon. Kailangan pa rin pong iswab. Miguel, arrival route ko po sa Mactan, Cebu. Libre na po ba papuntang Mindanao? Di na kasi kami nagpabook ng ticket kasi daw libre na. Opo, Sir Miguel, kung OFW kayo, ang pagpapauwi po sa inyong probinsya dapat ay libre na po ito. Daisy Miranda, ako po uuwi sa April 2. Wala po ako vaccine. Kakauwi ako sa Pinas, pero swab test pa ba ako dito sa Qatar? Bago ako umuwi sa Pinas, okay po, pal po ako eroplano.
Depende po yata yan sa airline, ano po, kung ano yung require ng airline. Kung kayo po ay kailangan pang magpresenta ng swab test result sa eroplanong sasakyan nyo. Kaya po, pakilinaw po yan doon sa patakaran po ng airline kung kailangan pa po yun. Daril Pagligaran Agonias, may second tranche pa po ba ng Dole Aka para sa aming mga OFW na stranded pa rin dito sa Pinas? Sir Daril Paligaran Agonias, kung ikaw ay nakatanggap na ng Dole Aka, yun na po yun. Wala na pong pangalawa o pangatlo. Yung mga hindi pa po nakakatanggap, inaantay pa po natin yung pondo na matanggap po ng Dole at maibigay po sa ating mga OFWs. So wala pong tinatawag na second tranche. Kung ibig yung sabihin, eh, pangalawang beses kang makakatanggap ng Dole Acap, eh, wala pong ganoon. Okay, Jeff Orbilio, waiting for results sa Novotel. Ah, Noel Marchan, paano kung hanapan kami ng barcode, ng QR code sa airport? Kasi may mga airport naghahanap ng mga barcode namin sa Red Cross. Okay, linawin ko po, wala na pong Red Cross. Ayan. At kung tinatanong mo, Sir Noel Marchan, hindi ka pa nakaka-uwi dito, pwede mo naman dito na, dito ka na mag-register sa ating paliparan. Pwede rin naman po na dyan kayo mag-register sa inyong bansa. Hindi po kayo hahanapan ng QR code paglapag nyo sa ating mga paliparan dito. Kasi po, ipipresenta nyo lang yung QR code nyo doon sa swabbing na. Kapag yung Philippine Coast Guard ay isaswab ka na, doon pa lang kakailanganin yung inyong barcode. Kaya nga po, yung pag-register dyan sa balikpinas.ph, kung sea-based ka, ay land-based ka, kung land-based ka, at lalapag ka sa NAIA, yung pag-register sa balikpinas.ph, ay pwede mo gawin sa iyong quarantine hotel dahil mahaba pa ang oras mo doon. Kung sea-based ka naman, lalapag ka sa NAIA, ay sa first aid. At kung sa Clark Airport ka, o kaya sa Mactan Cebu International Airport, meron poong ibang protocol po doon. Ayun lamang po, maraming salamat po at magbibigay po tayo ng mga update po dito. Huwag niyo pong kalilimutan, share. Isa na lang po, Isnabera ako. Ma'am, day 3 na ako dito sa quarantine hotel ko. Nang bilangin ko ang 7 days, tatapat po ng Biyernes Santo. Makakalabas ba kami ng araw na iyon? Hindi ka muna makakalabas, ma'am, kasi isuswab test ka muna. At kung may resulta ka na negatibo, pwede ka na umuwi. At depende rin po yun sa LGU na kung tatanggap sila during Holy Week. Pero napakiusapan na po natin si Undersecretary Cesar Yano na siya pong Chief Implementor ng Task Group on the Management of Returning Overseas Filipinos and Returning Overseas Filipino Workers. Napakiusapan po niya yung mga LGUs na tanggapin po yung mga umuuwing OFWs natin kahit po Holy Week. Ayun. So, yun lamang po. Salamat po sa lahat. Stay safe. At ipanalangin po natin ang ating mga frontliners. At pinasasalamatan po natin yung ating mga kasamahan sa OWA, sa Philippine Coast Guard, sa DOTR, PNP, AFP, DOH, DSWD, mga LGU, DILG. Sa lahat-lahat po, Marina, lahat po ng nasa one-stop shop, lahat po ng mga nag-aasikasa ng OFWs natin, salamat po. Department of Tourism, Department of Health, Bureau of Quarantine, marami na po ang nagkakasakit sa kanila. Panalangin po natin na protektahan po tayo ng ating Panginoon, na patuloy po tayo makapagservisyo po. At sana po ay let's be part of the solution and not become the problem. Okay? Yung mga reklamo po natin, sana po maging parte na lang po tayo ng solusyon. Wala po tayong magagawa ngayon sa protocol. Yung mga gustong baguhin ngayon ng protocol, hindi po mangyayari yan dahil po lalo na po ngayon at tumataas ang COVID at naka-ECQ po tayo. So pag-uusapan po yan, yung mga suggestion ninyo pagkatapos po nitong ECQ, pagkatapos nitong Biyernes Santo at kapag nag-meeting-meeting na po ulit ang IATF. Yun lamang, salamat po. God bless you all. Ingat po ang lahat ng ating mga mahal na OFWs. Saang mang panig kayo ng mundo, magkaisa po tayo. At let's be part of the solution and not the problem. God bless you all. Salamat po. Love you all.